ang girls, kapag nagme-makeup yan, kailangan maganda yung outcome. Kailangan maganda yung kalalabasan. Kapag gano'n, nasa-satisfied sila, nagiging masaya sila. So, parang sa relasyon din, kapag nasa isang relasyon ka, kailangan satisfied ka, kailangan nag-e-effort ka para mapaganda yung relasyon yung dalawa. All these coins, pero walang change. The number you have. Ipang makeup, nagagawa tayong maganda, napapalaki niya yung mata, napapaganda niya yung kilay, napapaganda niya yung ilong, yung pango nagiging matangos, eh yung lips natin pwede niyang gawing pouty, pwede niyang maging manipis, yung mukha natin pwede niyang gawing manipis, pwede niyang gawing papayate. Pero ang pagmamahal, hindi niya tayong kayang pagandahin. Oo, sa umpisa, kaya niya tayong pagandahin. Sa 1 month, 2 months, 3 months ng relasyon, paganda tayo. Pero after na lahat, after ng breakup, para din yung makeup, unti-unting nabubura. Hindi siya magiging long-lasting kung hindi natin pag-iingatan. So, yeah. Yung akala mong minahal ka niya, pero hindi pala. Mas mabuti nang mahulog ako sa mabangong kanal kaysa ma-fall sa taong hindi naman ako mahal. Huwag na huwag mong kakalimutang mahalin yung sarili mo. Kahit iniwanan ka na niya, mahalin mo pa rin yung sarili mo. This video is in collaboration with 5 of my lovely friends here on YouTube. So go check their channel in the description box. Hi guys! Welcome back to my channel. Today's video is a hubot makeup. Let's get started. Kung paano ko ginawa itong look na ito, okay? Obviously, mag-start tayo sa foundation. Sa pagsisimula ng isang relasyon, siyempre, yung pundasyon nyo dyan, yung pagmamahal sa isa't isa. Wow! Kapag ang pundasyon ng inyong relasyon ay maganda, maganda rin ang kalalabasan, di ba? Maganda magiging outcome. Take your time lang, parang sa relasyon. Huwag kang magmadali. Kasi pag minadali mo yan, ay hindi magiging maganda ang kalalabasan. After mong ilagay yung pundasyon nyo, yung pagmamahalan nyo, concealer na kayo. Yan ang panagaroon ng concealer sa pagmamahalan. So yung concealer ko, pod-pod na o katulad ng pagkatao ko nung iniwan niya ako. Pero dahil importante ang concealer, kahit pod-pod man, magiging maayos pa rin. Maganda ang kalalabasan. Parang ako nung naka-move on. Gusto ito ang tuwa ko sa pinagsasabi ko. Siyempre, para gumanda yan, i-blend mo din yan, dahil. So, siyempre, hindi mo naman pwedeng iwan na ganyan lang, patulad ng pag-iwan niya sa'yo. So, ayusin mo yan. Iset mo yan ng powder. So, sa mga girls dyan na nagsasabi na ang boyfriend nila ay ang buhay nila. Oh, ang buhay ko. Hindi ako mabubuhay nang wala na. Ay, dai, tigilan niyo ako, ha? Because kilay is more lifer than your boyfriend. Na magiging ex mo lang din naman. Magkilay ka na lang, ha? Kung di ka niya mahintay dahil matagal kang magkilay, ay, dai, hindi siya ang iyong Mr. Light. So girl, pagkas mo gawin yung kilay mo, lahin ko muna yung contour. Anong hugot ko sa contour? Girl, maglagay ka ng contour sa mukha mo. Kasi importante yan para lumiit ang face mo. Pero wala talaga akong maisip na hugot.
A few moments later. Lo, tapos na ako, wala pa doon ako hugot. So after mo mag-contour, blush ka na. Lalo na sa mga matatagal dyan, sa mga nagkakasawaan na, ay dahil mag-blush ka, para kunwari kinikilig ka pa doon pagkasama mo siya. Charing na. Uy guys, huwag kayong magalit sa akin ha. Katuwaan ko ito. Dapat, every time na may date kayo ng boyfriend mo, mag-blush ka. Siyempre, para naman, diba, yung boyfriend mo, mas ma-inlove pa sa'yo. Mag-eyeshadow na tayo. So, lagyan mo ng concealer yung mga eyelid mo. Katulad sa funda, yan ang pundasyon para maging matingkad. Ang mga kulay. Gamitin ko tong Everblend na pink palette. Iwa-warm up ko muna yung crease ko gamit tong brown eyeshadow. Kailangan kasi mag-warm up muna kayo bago kayo gumawa ng kulay. Bago nyo gawing makulay ang gabi. Please, kasi wala naman ako matinong blending brush. Sponsoran nyo naman kasi ako. Nag-decide lang ako na simplihan ko lang tong eye makeup ko kasi mag-strong lip tayo. Ano ko lang light yung ano eyeshadow ko. Nakalimutan ko na yung hugot ko tuloy. Mag-mascara muna ako. Guys, sa mata lang kayo maglalagay ng mascara ha. Hindi sa mukha nyo, hindi sa pagkatao nyo. Wow! Pagkatapos kong maglagay ng mascara, lalagyan ko siya ng false eyelashes. Uulitin ko po, huwag kayong magpanggap, maging totoo ka. Okay, sa makeup ka lang gumamit ng false, hindi sa relasyon nyo, hindi sa pagkatao. Kung sa makeup, ang mga false ay nakakapagpaganda sa relasyon, ay hindi. O, diba? We have the highlight. So, sa relasyon ba, ano bang pinaka-highlight? Ang love, ikaw magaling mag-uhot. Ayaw mo ma-focus ha. Yan ang sinasabi ko eh. Pag tumatagal na, hindi na nagfo-focus. Ang mga girls, kapag nag-lipstick sila, yung lipstick na ginagamit mo each and every day is nag-reflect kung ano yung mood mo. So before I forget guys, meron pala kaming advice para sa inyo. So, meron kaming tatlong question. Question number one, how to move on without closure? Ay, mahirap yan, lalo na kapag ka bigla ka nalang pinagpalit. Na hindi ka man lang hiniwala yan ng maayos, binlock ka, hindi nalang nagparamdam. So, ang advice ko sa'yo, te, mag-move on ka na. Obviously naman, na meron na siyang iba, ang galing mo lahat ng contacts, lahat ng mga pictures nyo, tanggalin mo. Babangon ka, magpaganda ka, magayos ka. Pakita mo sa kanya na hindi siya kawala. Question number two, how to nurse a broken heart? Kapag ka nag-move on ka, kapag ka ginagamot mo yung sarili mo, huwag na huwag kang magmamadali. Huwag na huwag kang maghahanap ng panakibutas. Kasi mas maganda na buuin mo muna yung sarili mo. Matagal talaga ay mas magiging maganda at mas magiging mature ka. Siyempre, you've learned from your past relationship. Pag nabuo mo na yung sarili mo, yun na yung magiging sagot sa question number 3 is how to gain trust again. So, yung pag-iisip mo magiging mature na hindi naman lahat ng lalaki, best ay ganon. Kung ano yung gagawin sa'yo noon, ay gagawin din siya sa'yo ngayon. Hindi ganon. Love is taking risk. Alam mo sa sarili mo na hantahan mo magmahal ulit. Dapat handa ka ulit masaktan. Maging ready ka sa possible na mangyayari. Girl, I'm sure naman na lahat tayo may plano si God para sa amin. I hope you nag-enjoy kayo sa mga hugot ko. So guys, don't forget to give this video a big thumbs up. And for those who haven't subscribed, please hit the subscribe button down below. Thank you so much guys for watching. See you on my next video. Bye!